Hello everyone! Magandang araw sa lahat. So, ngayong hapon guys, i-update ko kayo sa ating hardin. So, come, let's go guys! So, ito na pala guys, yung aming backyard garden. So, ayan siya guys. Oh, diba? Tingnan nyo guys. Ang pangit-pangit pa nito noon, yung pagbili ko. Pero ngayon, kita nyo naman. Ang ganda-ganda na ng aking mga roses. Oh, ayan siya guys. So, ito naman siya guys. Miniature lang daw to na rose guys. But, oh, hindi na siya miniature guys. Ang tangkad na niya. Oh, malapit to siyang mas matangkad pa sa akin. And by the way guys, ito talaga yung pinagkabisihan namin ng aking napakamahal na asawa noong Sabado. Nilinis namin itong aming pond na may isa lang na isda. At hindi ko maalam kung saan ang isda nagtatago. So, hamapin mo na natin guys yung isda. Ayun! Ayun na yung isda. Nagpapakita siya. Isa lang siya guys. Dahil kinain niya yung iba niyang kasamahan. So, yun na nga guys. O, ayan. Ito na yung paligid dito guys. So, gusto ng aking asawa guys na itong green na ito ay kukunin na siya. Kasi spiky kasi siya guys. O. Ayan o. Nakakaano siya. Kaya ayaw ng asawa ko. Gusto niyang kunin. Kaya papalitan namin siya ng bagong tanim dyan. So, ayan siya guys. Ang update ng ating tea tree dito sa likod ay pinutulan namin siya guys. But, hindi ako satisfied sa pagkaputol. So, sabi ko kay daddy dapat putulan pa ng sa baba, no? Para pag naputol na sa baba guys, ang pagtubo niya ay bushy siya ba yung makapal ang tubo niya. So, dito pala guys, yung mga dati mga pinutol guys, ay mga kalat-kalat dyan. Pero, huwag kayo mag-alala guys, dahil iwala na natin siya dyan. Inunti-unti namin kinuha ni daddy yung mga dumi-dumi dyan. So, yung mga logs na yan, yun ang ilagay namin sa bawat gilid. Pero yung ibang mga dumi dyan, kukunin namin kasi gusto ko taniman siya ng pang hedging dyan. So, aside sa malaking kahoy na yan, malaking kahoy, maliit naman, lalagyan ko sila ng lilipilis dyan para mag-hedge siya. O, diba? Pangtakip dyan sa ano. So, ito naman talaga guys. So, pinaputulan na naman ni daddy. At, ang pangit na pagkaputol ni daddy guys. Walang ka-aura-aura, ano. So, kaya next week, puputulan na namin dyan, no. Tapos, ayun guys, dahil pasira na yung aming wishing well, ayan. Ayan, nilagyan na ni daddy ng panghigot, no. So, nakalimutan, straps pala ang tawag niyan guys. So, ayun siya guys. Ayan. Ito pala yung native guys na tanim guys. So, andito pala yung mga iba pang dapat putulin ng aking asawa guys. At itapon na siya guys, no. So, hindi namin hahayaan dyan lang siya magtamba. Kasi gusto ko malinis dyan siya banda guys. Yung likod niyan para pwede kaming dumaan. Ayan. So, kailangan pa rin talaga guys na maganda dyan banda. So, ayun siya dyan. O, diba? Medyo, hindi pa ako satisfied sa kagandahan ng paligid guys. No? So, by the way guys, ito na pala yung aura ng aming likuran. So, ito palang magandang green grass guys. Dyan si Buddy at saka si Daisy maglalaro. Dyan sila tumai at umihi. Ayan, diba? Ang ganda. So, at ito ding makikita nyo sa gilid guys, yung mga grass plant, kailangan talaga namin yan putulan kasi pangit na siya guys, kailangan siyang putulan, parang buhok. So, ayun siya guys, ganun pa rin naman, oh, diba? Ganun pa rin dito ang ating likod. Ayan, wala pang mga bulak guys, but itong tanim na ito ay tumangkad ng tumangkad. So, ayan siya guys, oh, iyan. Ganito dapat ang tubo ng anong mga kahoy, no? So, ayan siya guys. Bay leaves pala yan siya para sa pakumba at iba pa mga lutuin guys. O, diba? So, nasa likod na ng bahay yung aking bay leaves. And ito palang hibiscus guys. Galing po sa harapan namin guys. Galing pa po sa bahay ng kapatid niya. Nilipat namin dito kasi matatabunan siya doon sa harapan ng ibang mga tanim. But ano pa kasi siya guys, kakalipat lang namin kaya medyo malungkot siya dyan. So, ito naman siya guys.
ako. Kung nakikita niyo dyan, ayan. At kung makikita niyo dyan, itong mga battle brush na to, na halaman, native din to siya. Sabi ko kay Daddy, puputulan din namin siya kasi gusto ko bushy ang tubo niya. So puputulan namin siya ng maiksi dyan para pag magdahon siya, guys, dapat nakatabon siya dyan. Kasi hindi na siya nakatabon sa tumangkad na siya ng tumangkad. But anyway, maganda pa rin siya sa paningin ko, guys. Pero kailangan nating putulan. So ayun. So dito, guys, hindi ko na napansin yung aking sili. Ayan yung aking rosemary, guys. Maganda daw ito sa buhok, sabi ng aking kaibigan, pero hindi pa ako nakapag-try. Ayan, napabayaan na siya, guys. Tumanda na. At ito pala yung aking mga thyme. As you can see, namumulak na rin sila. At ang ganda na, guys, ang taba-taba. At dito naman tayo, guys. Oh. Ayan. Naulan na naman kanina, guys, kaya nadagdagan na naman namin ng tubig ulan. At ito na nga yung ating lemon. Oh, 'di ba? Nasa likod lang ng bahay ang lemon, pero walang masyadong bunga. Actually, guys, nakuha na namin 'to at meron na naman siyang kasunod na mga bunga. Oh, 'yan ang bulak. Oh, 'di ba? Ayan siya, guys. So dumami na naman yung kanyang bunga, guys. Oh. Kaya ako yung natutuwa, guys, kasi hindi ko naman to naranasan sa Pilipinas, guys, dahil puro lang ako trabaho doon, guys. Wala akong oras sa mga gani-ganito, di ba? Oh, ayan. Ayan siya, guys. Ayan siya. Dumami na talaga. Grabe. Pero, guys, walang masyadong tanim dito sa area na to kasi nagtatanim kami ng pumpkin. Ayan. Yung pumpkin, guys, na itinanim namin, yan siya. At the same time, ito siya, guys, yung limoncito, guys, yung lime. Meron na rin siyang bunga, guys. Ayan, pero hindi gaanong dami. But anyway, it's okay kasi dadami din yan soon. So, meron pa rin tayong mga nanunubo dyan na mga alugbati, guys. No? So, ayan siya. Ayan man siya yung madaming abali anim to na pumpkin ang itinanim ni Daddy. So ito yung isa, ayan, tapos ito yung isa, guys. So later on maging magulo na naman ang area na to, guys. And yes, ito na tayo, dito tayo sa ating tapol ba na patatas. So, ganito pala pagtanim ng patatas, guys. Dapat ilalim mo siya. Tapos, itong mga lupa dito, guys, kapag tumubo na siya, natin yan, itatabon siya para, siya, healthy-healthy. Ganon doon, guys. Oh, ayan. Oh, diba? So, wala namang ibang update. Ito, guys, ay datihan pa. At tingnan nyo, kina mga naman to. Hindi na masyadong maganda, pero hindi ko na lang din sila binunot dyan. Pero pag nagbuhay ako ng okra, yung green okra, yun, itatanim ko rin dito, guys. At yun, oh, may bunga siya, guys. At yung aking lemongrass grass, ayan, inano ni Daddy, pinutulan niya nung nakaraan, nung doon ako sa Pilipinas, guys. O ngayon, natubo na naman siya. At may tumubo pa ditong strawberry. So anyway, guys, ito naman yung bagong tanim natin dito. So nilipat ko na yung mga tanim ko, guys, na mga binili ko sa Bunnings. So ayan pala yung protea, guys. So balang araw mamumulak din siya ng ganyan, no? So at meron din tayong mga, anong tawag nito, nakalimutan ko na, guys. So ito siya, guys. Oh, meron namang bunga. Oh, meron pa. Ayan, ang daming bunga niya. May kinuha pa ako, hindi ko pa na guys, nakain. Kaya dyan na muna sila, guys. Kabukas na lang natin kukuhanin. Ayan, ako lang din naman ang kakain. Yung ating strawberry. Ayan. Kahit hindi ko na sila inalagaan, guys. Ayan, may bunga pa rin kahit maliit. Ayan, meron pa rin, guys. O, diba? Yan lang yung katuwaan ko, guys. At yes, yun yung
tanim ko guys yung bagong lily pili guys, at yung apple naman guys pinaputulan ko talaga siya kasi sabi ko kay daddy patangkad ng patangkad, wala namang silbi, wala namang bunga, kaya sabi ko sa asawa ko baka naman kapag pinutulan mo baka naman ay magganda naman, magbunga naman siya ng healthy ano. At ito naman guys, pinuputulan na ni daddy yung aking chokos, yung sayuti ba guys, kasi nakatay lang naman sila dyan guys tapos wala ng bunga. So ngayon sabi ko putulan mo, sabi ko baka mamatay, pero hindi pala guys. O tingnan nyo, tumubo pa rin siya. Ayun yan, isang lilipili. At ito naman guys ay ibang kulay din ang kanyang bulak dito. So native din ito siya guys ng Australia, nakita nyo naman diba. So ayun lang ang update ng ating garden. So ganun pa rin ang ibang tanim. And yes, may bago na tayong tanim dito guys. Si Banksia Little Eric guys. May presyo pa. So ganyan ang bulak niya guys later on. Pero ganun muna siya, nilipat natin siya dito banda kasi hahaba pala siya guys, tatangkad siya. And yes, yung isang apple din naman guys. O tingnan nyo po. Ayan, pinaputulan ko rin ng asawa ko kasi para naman ay may ano siya, magbunga siya ng maganda ba guys. Tingnan nyo yung aking little baby, nakahanap na siya ng kanyang upuan. So ito yung dating elkhorn guys, yung katulad nito na wala na siya guys, namamatay siya dahil sa init. Sabi ni daddy ilagay dyan kasi magiging lupa din siya. So ito siya guys, ito yung mga tinanim kong hedge, mga hedging. Ayan, 'di ba? Ang dami ito guys, minamulch. Kami ang gumawa ni daddy ng mulch nito. So ito pa rin another bay leaves, oh, 'di ba? So kung magkapitbahay lang tayo guys, pwede ko na kayong bigyan ng bay leaves para pa imang ano kayo sa humba niyo. So ito guys, next week kung next week pa siguro guys, puputulan na natin 'yan. Oh, ganyan. So ito naman ay mga lilies, no? So may isa din tayo ditong itinanim guys. Ito ay isang protea, oh yeah, protea flora leucadendron ami. So pag winter to yata magbulak guys. So ganun din yung isa. So ito din yung isang apple. So ganun lang naman ang update ng ating likuran. Ang cute ng aso ko ba. Ayan siya guys, oh, diba? Later on in how many years, so may hedging na yan dyan kung hindi mamamatay yung mga itinanim kong lilipilis guys, no? Ayan yung aking aso, feel na feel niya talaga yung posisyon niya, may inaamoy talaga siya dyan, oh. Ang cute. Hi Daisy, hello babe, Daisy babe, hello Daisy. Ayan siya guys, ang cute. Ganun lang siya guys, no? So ako'y natutuwa guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung update ng aming backyard garden. Ayan, medyo empty pa dito kasi hindi pa ako nagpatubo ng okra. But anyway, ayan, meron pa rin dito guys. So pinuputulan na rin ni daddy yung ano, yung yellow na bulak, yung chrysanthemum, pero magtubo. So ito naman guys ay nasa likod bahay namin, no? Yan yung mulberry. At alam nyo guys, gusto ko pag nabunga yan mahulog dito para may turok din dito sa bahay namin. And yes guys, hindi pa masyadong malinis, hindi pa ako nakaabot magwalis dito guys kasi busy tayo ngayong araw. And yes, oh ayan, kulang na lang ito ng kunting ano guys, soil para madagdagan natin ng soil at para tataba yung ating sweet potato guys. So diba, so ito pala yung tinanim ko noon, oh. Survivor talaga siya, survivor ang isang hedging na nilipili guys. So nilipat na namin din dito yung compost namin para dito, wala kasi masyadong lupa. So pag na-compost yan siya, marami ng lupa dyan. Oh, diba? So ayan, oh. Meron din kami niyan, guys. Yan, oh. Passion fruit. Yan ang asawa. Ayan, tapos dyan, sana'y mag-ano na yan para dyan ako na itanim yung avocado. Sana mabuhay.
So, yun lang guys, yung update ng ating likod na garden. Hindi masyadong maganda, pero para sa akin, tama na muna sa ngayon dahil hindi ko na sila maalagaan lahat-lahat gawa ng busy na tayo sa ating hanap buhay. So, guys, maraming salamat sa inyong lahat, sa lagi nyong panood sa aking vlog. Salamat sa inyong lahat, guys. Nagustuhan nyo ang aming video about sa buhay-buhay namin dito, guys, at sa mga gala namin. Don't forget to subscribe. Thank you so much, everyone. Natuwa naman kayo or nagustuhan nyo ang video namin at the same video ko. Kasi minsan, guys, kasama ko yung asawa ko sa video, kaya namin. So, yun lang siya, guys, ang update ng ating garden for today. So, maraming salamat.